Sa unang State of the Nation address ni Pangulong Duterte, naging usap-usapan ang kakaibang estilo ng pagdidirect ni Brillante Mendoza. Siya rin ang magdidirect ng ikalawang sona ng Pangulo. Mula sa Mandaluyong, makakausap natin live mismo ang award-winning director na si Brillante Mendoza. Magandang umaga po sa inyo, Direk. Good morning. Good morning, Cara. Okay, sir, kahapon po nag-ocular inspection na kayo sa Batasang Pambansa. Ano ho yung mga particular na tiningnan nyo roon kahapon, sir? Basically, ang ginawa namin, chinyek ko yung mga cameras, yung placement ng cameras, at saka kung pwede pa akong gumamit ng mga additional camera maliban dun sa nando doon. Mm-hmm. Yung so technical bali yung mga napag-usapan namin kahapon. Opo. Yung pagdidirect niyo po doon sa first state of the nation address ni Pangulong Duterte. Umani po ito ng iba't ibang reaksyon kasi medyo iba daw yung mga shots, camera angles na ginamit ninyo. May ibang nagustuhan yung artsy shots pero may mga iba rin naman na nagsabi na parang hindi ata akma daw doon sa okasyon. Would you do something different this year? Well, depende pa rin actually. Nagbabase ako sa speech ng presidente, no? Yung mga shots kasi noon, may mga limitations tayo sa camera. I wasn't allowed to put a camera right in front of the president doon sa podium. So, kailangan kong gumawa ng ibang device para makakuha ako ng frontal shot ng presidente habang nagsasalita siya. But it seems that this time, mas bibigyan nila ako ng leeway in terms of camera placement sa loob ng Kongreso. So, yun ang kaibahan ngayon. But basically, the dramatic lighting, nandoon pa rin yun. Yung sinasabi natin kakaibang angulo siguro, kakaibang treatment in terms of direction. Actually, the last thing na ayaw natin mangyari is to yung makita yung ano, ma-divert yung attention ng tao sa direction kaysa sa mensahe. Mm-mm. Mas importante kasi na nakikinig ang mga tao dun sa mensahe more than dun sa nakikita yung direction. Kung nakaka-distract yung ganung klaseng direction, siguro yun ang ibahin natin. Okay, ang importante dito yung makinig ang tao, manood ang tao. So yun. So yung mga ginawa niyo po na halimbawa yung sinasabi niyo last year na power shot, yung mga medyo worm's eye view na medyo kakaiba siya and nakakuha nga ng atensyon, hindi niyo na po ito gagawin ngayon, sir? Hindi lahat, no? Hindi lahat. Magkakaroon pa rin ng mga ganun, pero hindi na siguro siya madalas, no? Hindi na siya madalas maipapakita. Kasi kahit pa paano, yun na yung naging trademark nung first sona. And to think that it's the most watched sona in the entire history of the Philippines, that in itself is already an accomplishment. Magre-rehearse po ba kayo ng Pangulo? Meron po ba siyang mga specific na ibinilin po sa inyo? Well, hindi ko alam kung makakapag-rehearse siya. Pero kami, meron kaming rehearsal sa technical, sa mga camera. Opo. Again, sa lighting. May meeting na naman ako sa ngayon sa kanila. So, yun ang pag-uusapan namin. At ang inyong serbisyo po para sa pagdidirect nitong sona ay pro bono pa rin po ba, sir? Oh, like most of my other projects, yung mga ginagawa kong anti-drugs campaign, they're all pro bono. Okay. And, moving on to another topic lang, sir, kasi kayo po ay isang award-winning director and isa to sa mga usap-usapan ngayon sa film industry. May issue po kasi ngayon dun sa MMFF, apat na miyembro ng executive committee yung nagbitiw sa pwesto dahil ang pakiramdam nila, higit na pinagtutuunan daw kasi ngayon ng pansin yung commercial value ng isang pelikula kesa doon sa artistic value nito. Ano pong standing nyo rito bilang isang director? Sa akin kasi, bawat festival, no, may kanikanyang objective, may kanikanyang mga vision yan. So, depende kung ano yung objective ng isang festival. Opo. So, kapag nandudo ka sa objective niya, hindi ka nagde-deviate, no? Kung ano man yung napipili nila mga pelikula. Sa abroad, meron tayong tinatawag na market festival. Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na festival din for art house. Diba? Meron tayong combination of both.
Okay. So meron din tayong Fantastic Film Festival, meron tayong Horror Film Festival. And then dito sa atin, it so happened na meron tayong festival na nangyayari sa Pasko. At in the past, no? Maraming mga nanonood na karamihan, mga bata, mga pamilya. So yun yung na-establish more than the let's face it, no, more than the creative kind of films, no? Parang doon nakilala ang Metro Manila Film Festival, hindi doon sa mga pelikulang sinasabi nating pang dekalidad or world class, no? Hindi ko sinasabi na hindi world class ang mga pelikulang pinapanood natin sa Metro Manila Film Fest, pero ang objective niya is more to entertain. So kung yan ang objective, dapat ma-entertain ng mga tao. So, may mga festival naman tayo ngayon dito sa Pilipinas. I think we have about 8, no? Mostly mga independent ang pinofocus sa mga pelikula. Meron tayong Pistang Pilipino na mangyayari ngayong August, no? Na mostly mga independent films din ang maipapalabas. So, yun ang objective noon, no? So, all right. Maraming salamat po sa inyong oras, Direk Brillante Mendoza. Thank you, sir, for your time.